Hello! So today, bibisitahin natin ang aking mga paboritong pansitan dito sa Laguna. Hindi lang po pansit ang kanilang sineserve, may masasarap pa silang ibang putahing pinagmamalaki. So first, we're going to visit Borgoña's Pansit in Canlalay, Binyan, Laguna. Home of the famous Borgoña's Pansit. And titikman din natin ang kanilang other specialties such as Bicol Express and Lumpiang Sariwa. And next, bibisitahin naman natin ang Santa Rosa City. Kapitbahay lang po yan ng Binyan para kumain ng pinagmamalaking pansit ng Priscilla's Kitchen and also to try their famous crispy kare-kare. At pagkatapos niyan, Santa Rosa pa din po tayo, pupunta tayo sa Pansit Tagapo, ang kanilang famous pansit doon at ang napakulutong na mga homemade chicharon bulaklak and chicharon bituka. So ayan, join us and kumain tayo ng pansit. This is it, pansit. And our first stop, nandito tayo sa Calle Pogi in Canlalay, Binyan City to visit Borgoña's Pansit. So sila po is for delivery only, pero everyday available po ang kanilang famous pansit and other dishes. Mag-message ka lang po sa kanilang Facebook page. So halika, silipin natin ang kanilang kitchen at ang mga specialties nila dito sa Borgoña's Pansit at iba pa. Pasok dito, hello Tita Meldy! Hello Chief! Kumusta ka? Ito po si Tita Meldy. Borgoña, she's the owner of Borgoña's Pansit at iba pa. Hello po sa inyo! Oh Tita, ang linis-linis ng kitchen mo. Oo, pinagandaan talaga kita. Pero laging ano, at laging ganyan. At may patarpulin! Nakakaloka si Tita! Siyempre para naman warm na warm yung welcome namin sa iyo. Tita, nakita ko ang daming niluluto, ang dami mong pa-order ngayon. So ayaw namin mang abala masyado. Konting abala lang kasi ang palagi namin ino-order dito yung kanilang pansit. Pansit. Sotanghon. Meron ka ding Lumpiang Sariwa. Bicol Express. Tita, paano nagsimula tong Borgoña's Pansit? Nagsimula kami, Chef, nung start nung mabankrupt kami, nawalan kami ng hanap buhay dati sa San Pedro. Then ngayon, nung mag-stay ako dito, nag-iisip ako kung ano yung pwede kong ilabas na talent ko para lang mabuhay ko yung family ko. And then naisip ko una, nagluto ako ng merienda. Okay naman siya, Chef, nag-click. Mga kapitbahay namin, nagugustuhan naman ng luto. And then hindi ako nasisiyahan. Hanggang sa sabi ko, kulang yung kita ko kasi tatlong anak ko pa nag-aaral. Ang ginawa ko, nagtinda ako ng lutong ulam. Ganun din naman, Chef, nagustuhan nila hanggang sa nakakarating sa labas. And then sobra akong napagod, sabi ko, kailangan pa rin talaga. Naisipan ko mag-short order ng pansit. Ah, so matagal na to? Oo, 2007 po, Chef. Alam mo, sa totoo lang, Tita, kaya ko po na-discover itong Borgoña's Pansit. Nasa Lamay po ako. Ah, talaga? And syempre, sa Lamay, yun, di ba, you talk happy things. Nagkwekwentuhan kami, saan kayo umu-order ng pansit? Tapos may nagsabi sa akin, kami sa Borgoña. Sabi ko, saan yun? Pamilyar sa akin yung Borgoña kasi yung anak po ni Tita Meldy, classmate ko po nung elementary, high school. Sa Canosa. Oo, so sabi niya, sa Binyan yan. And doon ako nag-message sa Facebook. Opo. Tuwan-tuwa ako noon pagkabasa ko, Wendy, tawag agad daw sa, ding, si Chef! Tumawag si Chef, nag-order! Sabi, ano ka ba, Nay? Para kang luka, ano ka dyan? Sabi niya, ganun sa so okay. Matagal na pala And Tita, tapos, bakit pansit? Meron ako isang customer na ang pangalan niya, si Aliw Sanchez. Thank you, Ate Aliw. Siya yung malimit magregalo. Dati short order lang. Nung anuhan ako ng perbilao, itinry ko na, paano lang ako nun, Chef. Pahula-hula lang ako ng pricing. Uh-oh. Sabi ko gano'n. Hanggang sa inirigalo niya. And then natuwa naman ako sa feedback. Hanggang sa inirigaluan na sila jam, yung mga bangko, UCPB.
yung land bank, niregaluhan niya yan. Natutuwa ako dahil ang feedback sa kanya, huy, saan daw kayo nag-order ng pansit? Ang sarap. Eh ano nga ba, pwede natin sili, may pansit bang niluluto? Opo, eto chef, iniluto ko na to kanina, piniprepare ko na. Sige nga tita, ano sikreto ng pansit mo? Siguro, yung sa pagluluto, kailangan kasi chef, kasama yung puso eh. Ay. Yung bang may pagmamahal ka sa pagluluto mo, ayun, ganyan. Tapos nilalagyan namin, nag-prepared na rin po ako ng eto yung lechong kawali. Alam mong sa Bergonias mo in-order yung pansit, pag nakita mo yung tipak-tipak ng lechong kawali. Apo. Talaga iba bang yung pagkakakat nila eh, yung generous ang cut. So alam mong kay Tita Mel din ang galing. May secret ba yan, Tita? Or wala po, Chef. Ito lang eh, simpleng pinakuluan lang ng 4 to 5 hours. Wala siyang timpla, wala siyang asin, wala siyang kung ano-ano. Oh. Oo, simple lang siya, pinalambot lang. Oo. Oh, oh. Pinalambot lang. So, ang sikreto, yun ang isinasabaw namin dyan, Chef. Oh. Ngayon po, ano pong pwede po ba? Opo, sige po. Ano po ang pa-order ngayon? Oh, talagang puro pansit. Opo, Chef. Hello. Mickey Bihon. Ah, ayun, doon nagpiprito sila ngayon ng lechong kawali. Oo. Ano yan, chef? Parting panga ng baboy? Oo, yung pisngi. Maskara. Yung po yung ano eh, yung malambot siya na masarap talaga ang lasa. Tapos tita, bukod sa pansit, ano yung ibang products na? Yung dating niluluto ko na mga ulam, isinama ko sa menu list ko. So yung mga ulam na yan, dati nang nasa short order yan? Po. Wala po, chef. Ano, yung nagluluto akong tinda, yung tinatakal-takal ba? Parang turo-turo opo, style. Opo, ganun po. Okay. Ito yung palagi ko ino-order na Bicol Express. Kailangan kasi, chef, tutuyo-tuyuin muna natin yung gata. So ito, gata talaga gamit mo? Purong gata, yung pinapapisa po namin sa palengke. Tapos ito, sinet aside ko, pero pinalambot ko na. Ginisa lang naman to sa bawang sibuyas. Na may baboy. Opo, kasim siya, part ng kasim, para, kasi iyan po ang pinakamalambot na. Ayan. Tapos eto naman is yung lumpia. Opo, eto po, yung sa lumpiang sariwa. Ang ginagawa naman namin dyan, chef, kasi hindi namin pinagsasabay-sabay na yung gulay, lulutuin mo siya sa ginisa mo. Ginagawa namin, pina-fry namin siya lahat para hindi siya madaling masira. Oh, okay. Yung po ang sikreto. Kaya ang lumpia namin, kaya yung lumpia namin, chef, kung mapapansin mo, eto yung finished product niya. Ano yan, na to? Deep-fried na to? Yes po. Piniprito namin lahat siya. Ganyan na siya para hindi siya madaling, hindi nagtutubig, hindi na. Kasi, di ba, chef, yung gulay, once na inano mo, nagtutubig. Mabilis masira. Yes. And sa food delivery business, yung mga bilao business, yan yung isa sa mga challenges, tita, yes, di ba? Yes, yung mabilis na papanis yung produkto. And dito sa Bergonias, subok ko na talagang hindi basta-basta na papanis. Tita, ano naman ang nakikita mong future ng iyong Bergonias pansit? Sa ngayon, sobra akong natutuwa dahil yung dyan sa pansit na yan, tatlong anak ko ang nakatapos ng kolehiyo. Kaya merong, syempre chef, minsan hindi mawawala yung critics, yung ano. Totoo, may narinig ako na, na-challenge ako doon sa narinig ko. Wala, kasi dati nga, na-down kami. Na-challenge ako doon sa narinig ko na, wala yan, asenso pa ba yan? Eh, pansit lang yan. So parang na-ano ako, hindi ako umibo. Sabi ko, sige, ang ginawa ko na lang, pinaspasan ko paghahalo ng pansit, chef. Na-inspire ako. So, awa naman ng Diyos, nakakarating kami ng nabotas, pagsanghan, yes, kabuyaw, kung saan-saan, Makati. Isang pansit lang, chef, minsan 350 lang, dadalhin pa ng Las Piñas. Natutuwa ako noon, sabi ko, tingnan mo, sabi nga, pag binato ka ng bato, batoy mo ng pansit. Yes! Diba? And may kasabihan nga, tita, diba, na this is it, pansit. Yes. And palagay ko, this is it for Bergonias pansit. Yes. So, salamat, tita. And syempre, hindi pa tayo tapos dahil titikman pa natin yan. Tatapusin pa natin ang pagluluto niyan. Ibibilao ba natin to, tita? 10-12. And of course, the best part is titikman para natin. Para makita nila, okay? Ng kakainin natin yan. Kung paano ibilao yung pansit. Yes. Erin nani.
gosh! So, kakain po kami dito, but again, wala pong dine-in, take-out, and delivery lang po ang Borgonya's Pansit. Pero ngayon, napakabait po nila Tita Meldy, nag-set up po ng kainan dito para matikman natin freshly cooked ang kanilang mga specialties. So, may bulalo, nakaka-order din ng bulalo. Oh wow, ang lambot! Itutulak mo lang yung... Tikman ko nga yung bulalo ni Tita Meldy. Parang hindi na kailangan ng timpla-timpla to, Tita, ha? Timpladong-timplado na. Hindi na kailangan ng kalamansi. Ano na, kumpletong-kumpleto na yung timpla. Actually, maski naman yung pansit ng Borgonya's, ganun eh. The pansit. Dalumpia. Ito yung paborito ko. Yung Bicol Express ng Borgonya's. I always order this. Ako ang paborito ko yung topping ng pansit. Isama mo na yung pansit. Actually, yung lumpia nga, hindi na kailangan na sausaw. So good. Yung anghang niya nagbe-burst. Parang tayo ng rice. Ang sarap. Yes, pangkanin talaga yung Bicol Express. Correct, chef. Tita, kain po. Kain po kayo. Ko, nakakahiya. Dumating dito ng gutom na gutom. Ano ba to? Mukbang. Tita, pasensyahan mo na. Okay. Yung panganay niyo ko, kaklase niya. Si Carlo. Sabi niya, diba? Ni Carlo sa akin. Sabi na, yung Borgonya, isang patat niya. Yung isang... Rio Carlo, Borgonya. Ah, oo. Ayun. Okay, nandito na tayo ngayon sa Priscilla's Kitchen. Dito yan sa Ciudad Grande in Santa Rosa City. And here with me is Steph. Hello, hello dear. Hello. Nako, thank you. So, nasan si Madam Priscilla? Mother ko po. Ayan, ayan si Madam Priscilla. So, sa kanya po pinangalan itong Priscilla's Kitchen. And hello, Tita Fau. Dear, kailan ba nagsimula to? Paano nagsimula ang Priscilla's Kitchen? 2018 po. Dito na talaga kami nag-start. Wala din kasi akong work noon. Pero yung business namin, family business, meron na talaga kaming pansitan. Ah, may pansitan na? Since when? Kailan pa yun? Ano pa ako, elementary pa ako sa Balibago pa siya nag-start. Si Tita Priscilla na din na nagluluto noon. Oh, pero imo, 2018 pa nagsimula, pero ako, nung pandemic ko lang to na-discover. Doon kami nag-hit ba? Oo. Anong pandemic talaga nag-hit? And bukod sa pansit, bakit pala pansit? Bakit pansit ang unang naging business ng family nyo? Gusto kasi ni Mother, ano lang eh, light lang. Gusto niya talaga yung mga merienda lang. So dati, ang meron kami pansit. Pansit bihon, palabok, beef mani, lugaw, gano'n. Ano po yung bila-bilao? Apo. Apo, tapos yung mga single, ano lang. Ah, may mga short order din. Apo. So, doon sa Balibago po, ang Balibago is, nasa Santa Rosa din po yan, sa may highway. So, eto yung pansit ho nila, no? Eto ho yun, no? Apo. Bihon. Bihon po. Ano sikreto? Ba't binabalik-balikan ho ang pansit nyo? Siguro value for money, ganyan. Uh-oh. Tapos, madami talaga kami mag-serve. Oo. Pag siyaming good for 2 to 3 talaga, uh-oh, ganyan. Then, sa timpla ho, ano ang kakaiba sa timpla ng pansit? Kasi kami, umu-order kami sa rider, nagpapadeliver kami sa bahay. And masarap talaga yung pansit nila, malinam na. Thank you. Siguro yung pork din, yung broth din niya. Oo, so pinapakuluan talaga, uh-oh, the traditional na
ano, and pwede din ng bilabila, o, di ba? Pwede rin. Ayun nga, nakita ko may umorder eh, ano? May binabalot na silang pansit bilao doon. Opo, opo. And bukod sa pansit, pwede bang makialam dito? Pwede po, pwede pumasok. Sige po. Kaya nagsumbrero ako kasi kahit nakalbo na ako, baka may mahulog na. Ah, ito! Lechon po. Lechon kawali. Opo. Ito naman, para sa naman ito din? Sa crispy kare-kare. Okay. Bukod sa pansit, ano pa dear yung mga pinagmamalaki nyo dito? Ang bestseller talaga namin yung crispy kare-kare at saka beef mechado. Beef mechado? Saka yung meron din kaming halo-halo. Kaninong recipe yung kare-kare and mechado? Sa akin po. Ah, sa'yon. Oh, bongga-bongga. And then, itong lechon kawali na to, iyan yung ilalagay dun sa toppings po ng pansit. Toppings ng pansit. Nako, dear, thank you so much. And ang aliwalas dito sa kitchen, dito din kayo nakatira. Opo, sa kabila lang. Ah, okay. So ito, may kabilang bahay dito. Dito din sila nakatira. So talagang literally homemade, made with love yung kanilang mga produkto. And ito parang dating garahe. Okay, so very comforting dito. Nakakain na kami ng maraming beses. But if you don't want to dine in, pwedeng-pwede kang magpa-take out and pwede din ang delivery. Hanggang saan kayo umaabot na? Pag meron kasing third party yung angkas padala, kahit saan naman pwede. Uh-oh. Tapos yung Food Panda, within range lang din. Oo. Oh, nice! So ayan, thank you dear. And since 2018 pa ito, 2018. Ano naman ang future plans nyo for Priscilla's Kitchen? Sana makahanap kami ng magandang location sa labas kasi dito wala kaming foot traffic eh. Uh-oh. Sinasadya lang talaga kami. So, sana makalabas kami na madaming makakita pa. Eh, pero aminin mo, talagang sinasadya kayo. Talagang dinadayo kayo, di ba? Oo, dinadayo po talaga sila dito sa Priscilla's Kitchen. Thank you so much. And excited na akong tikman ulit ito kasi mga ilang buwan ko na din hindi yan nakakain. Thank you so much, Steph, and to the team of Priscilla's Kitchen. So tikman natin and ibibilao muna natin yung pansit. Tapos ito, lulutuin yung... Oh, nice. Ayan na. So ibibilao na. Teka, para mapapakanin talaga ako. Kung maliit lang. Pero syempre, the pansit. Pero ito talaga favorite. Ay, oo. Hindi, yung kare-kare kasi nila. Oh. Kitang-kita mo yung pagmamantika. And... You want kanin? Of course. Nakakatuwa yung kanilang plating dito. Dear, ito is gawa nyo din. Oo, madami yung servings. Okay, try natin. Yung alamang is sila din ang may gawa. Teka, pansit muna. Moist. I love it. Gusto ko kasi sa pansit yung basa-basa. The kare-kare. Nang samahan na lang pansit. Lechon dalawa. Ay, yung mechado. Sarap. Matagal ko na kasi since umorder yung mechado. Parang isang taon na. Ang lambot. Lambot, no? Sus pa lang. And magkano yung isang order ng mechadong? 200 pesos. Oy, di ba? Sulit na. Mapagkinasal ka. Dito reception. Paano? Dito reception mo. Tapos Ninang Sita Pao, si Mami Rose. Saan ba kunin mo? Flower girl. Kunin mo Ninang sa Tita Pao. Apo. Tita Priscilla. Tita Priscilla. Para libre na yung reception. Matama. Diba? Patayawan mo na.
Sasayawan mo na lang. Okay. Diyan na din ang kasal sa kalsada. Makalit. Diba, para wala nang lakad-lakad pa. Dito, I love that nakahiwala yung gulay. Mm. Sarap. Ulala ba sa Sara? Sobra, ulala. Mm. Super good. Mm. And paulit-ulit ko talagang sinasabi sa mga viewers ko to, yung pinupuntahan ko po, tried and tested na. Alam naman yan, di ba? Sineshare ko sa'yo. Madam, ay, ayan tuloy, nagpaparamdam tuloy. Bigla may bubak. Marami pong nag-i-invite, pero kasi what I always tell them, gusto ko munang subukan ng kung ilang beses para hindi ako mapahiya sa inyo. Alam niyo naman kung gaano ko kayong kamahal. At alam ko kung gaano po kayong kasuplada, ha? Na pag hindi nyo na-typean, magko-comment kayo, hindi naman masarap dyan. O ito mga pinuntahan natin today, may pupuntahan pa tayong isa. Tried and tested na po talaga. Ito po ay yung Savior, Ange. Sila po yung aking mga trusted na kaka-teammates sa Chef RV. Order ka dito, order ka doon. Kasi talagang alam kong hindi ako mapapahiya. So hindi din kayo mapapahiya. At hindi talaga ako mapapahiya sa inyo. Diba? Mm. Puro hiya yung binanggit ko doon. No? Kung ano-anong pinagsasabi ko. Pero ang sarap talaga. Okay. Teka nga. Ulan na sasarap siya. Tengi pa nga bitsado. Ako muna, bago mo unahin na sarili mo. Ako muna. Ang sarap, ang lambot. Kanin pa more, Diane. Kanin pa more. Wag na, mahiya naman tayo. Ay, eto, I forgot to mention. Diba, tita, meron dito mga non-pork dishes. Yes, made for you, yeah, diba? For me and my mga Muslim. Yes. Non-eating pork. Oo, so, pasadong-pasado dito ang... Uubusin yung dalawa yan, ha? Sa Sara na lang. Ito pa, lalagyan. Lagyan pa kita. Ay, okay. Para mahaba ang buhay mo. Opo, kailangan mahaba ang buhay natin. Para mahaba buhay, lagay natin sa iyo. I love it. Diba? See you sa susunod natin pupunta. My gosh, dahil hindi pa tayo nakontento sa dalawang pansitan, let's go to our last stop. This is Pansit Tagapo. Dito lang po yan sa Tagapo, Santa Rosa City. And by the way, ha, lahat po ng kinakain namin, binabayaran po namin, ha. Halika. Ayan. Bigat. Let's go! Hello! At eto, sa Pansit Tagapo, si Miss Amor. Good afternoon po. Hello Chef po. Good afternoon. Thank you so ako. Much thank po. You thank for you welcoming po, us. Ayan, sa kitchen tayo pupunta, diba? This way po, Chef. Ayan, paano po ba itong mahiwagang... Itutulak lang po. Ha, itutulak? Yes po, Chef. O, tapos... Dito po tayo sa itong ulang po, ano, Chef. Dear, dito yung daan. Dapat magka... Anong tawag doon sa game na yun? Po, ikaw, dali. Ang galing na. Pag hindi nakaganon, hindi makakapasok. Ikaw. Ang galing talaga ni Miss Ating Gala. Ikaw naman eh. Yung mga kaibigan ko talaga, mga uto-uto. Halika na dito. Good afternoon po. This way, masarap magluto. Magandang hapon po. Ito po ang mga lutuan po ng pansit. Opo. Miss Amor, ganong katagal na itong pansit Tagapo? Since 1950s pa po. 1952. Yes po, so, Chef. Pang ilang generation ka na? Tatlo, pang-apat. Kasi po si Lolo at si Lola po, yung kanya pong anak, si Tita po. Uh-oh. And then yung isa pong kapatid ko po. And then pang-apat na po, Chef. Pang-apat na po. Yes, and po. Obviously, yung napaka-obvious na tanong, dito na talaga sa Tagapo ito, dito no? Dito po talaga, Chef. Opo. Oh, nice. Diba? Ang bongga-bongga. Ano-anong klaseng pansit yung opo. Sineserve nyo? Ang talagang bestseller po namin is yung pansit bihon. Bihon, of course. Meron din po kami pansit kanto na dinadayo din po. Pwede rin po naman na mix na kanto. Ayun, na ino-order ko yung bihon po. At saka yung mix. Opo.
And meron din pong Mickey. And mix din po na Mickey Bihan po. Oh, okay. Bongga. And mula po nung sinimulan nyo to, pansit na talaga? Opo, yes po. Pansit lang po talaga siya. Naisipan lang po nila Lola na magluto ng pansit, ipinatikim po sa iba. Nasarapan po sila na sabi po, bakit hindi kayo magtinda ng pansit? Doon po siya nag-start. Pero natatandaan ko to, parang bahay dati. Bahay dati, di ba? Tapos parang sa garahe ba yung... Yes po, sa ibaba. Sa ibaba, di ba? Yes, eh ngayon, ano na? Tinaayos na po siya. Bonggang-bongga na. And pansit talaga yung specialty, pero bukod po doon, ano pa yung ibang mga special products na? Marami po, chef. Meron po kami mga chicharon. Chicharon bituka na talagang dinadayo po. Ay, dito. Isa ako sa dumadayo, yes, no? Yes po, chef. Thank you so much mo. Ayan. Ang dami niyo daw po bumili ng bituka talaga, yes, chef. Yes, kasi pinangririgalo ko. Yes, so yung mga nabigyan ko noon, I'm sure, sinasabi ko kasi, secret, bibigyan na lang kita. O ngayon, nasiwalat na natin. Yes po. Meron din yung chicharon bulaklak, mapabala. Tsaka po mga gulay po, marami po may ampalaya po, lechon, lechon pong gulay, chapsuy, pinakbet. At ang dinadayo din po sa amin, yung kari-kari po namin, chef. May mga chicken din po, chef, pork, seafoods po, like po yung mga sinigang na hipon, kamaron rebosado, sizzling squid, ayan po. So, naging parang full operational restaurant na talaga siya. And may function room din meron sa taas. Meron, diba? So, yes, yung dating parang take out only na sa bahay, o naging full-blown restaurant na. Yes. Bakit binabalik-balikan ang pansit niyo? Iyon po. Dahil po sa linamnam, bukod-bukod sa sarap, iba daw po kasi pag sinabing malinamnam. Ano naman ang secret nung nilamnam na yan? Lahat naman po kasi halos isang ingredient sa man po. Siguro po sa amin po, hindi siguro talagang sa lahat po ng gagawin po natin is meron po dapat love. Pagmamahal, iyon po yung talagang sikreto po natin na ibubunyag na po. And yun naman is talagang very obvious kasi napaka-hands-on ng inyong pamilya. Yes po. Dito sa business ninyo na fourth generation na ang nagpapatakbo ngayon. Yes po, chef. Diba? So ano naman ang future nito? Balak nyo bang umalis ng Tagapo? Maglagay pa ng mga ibang branches? Gusto rin po namin, sir, para din po marami din po kami mabigyan po ng trabaho. Uh-oh. And then yung mga malalayong lugar, mas magiging malapit na rin po sa kanila. Yun din po yung gusto rin po namin, mag-expand din po. And syempre, di ba, bukod doon, yung pride ng Tagapo, maiipakilala natin sa ibang mga bayan or sa ibang lugar. Di ba? Yes. Nako, Ms. Amor, thank you so much. Thank you so much. Syempre, ngayon, i-experience naman natin ang pagluluto ng kanilang famous na pansit at mga chicharon. Yes, sige po, ayan. Paano po yan? Time to eat! And ang aming in-order, the pansit, the sisig, the chicharon. Pero dahil nakita namin sa kabilang table na may lumpiang Shanghai silaw, di ba? Tungingitera kami. So, umorder din kami ng lumpiang Shanghai. Oh dear, eat! Let's eat! Pag ito bang kanin? Bituka. Chicharon bituka. Ito nga. Lutong. When I ordered this, ang ginagawa ko is sinisipla ko. Kaya naalala ko nung mga niririgaluhan ko. Ba't daw hindi na ako nagriregalo ulit? Sarap. Teka nga, nahirinan ako. May nakaalala sa akin. Dahil baka gusto mo akong lagyan ng pansya. Kasi sure konti lang. Konti lang
Tung chicharon, mukhang sila din ang nagawa. Dito din po niluluto tung chicharon. Ito po, chef. Pati pa po. Tagis na yan. Makakakarito. Looks wild. Yeah. Kasi naapos sa Shanghai. Yeah, ama. Ang pansit kasi dito, mapasabasa. Pwede mong iulam sa kanin. Ang sarap niya. Tapos pitigay niyo ng kalamansi, no? Yes. Wow. Sarap. Balat na balat. Try the seasoning, no? Sarap to, may smoky. May smoky flavor. Nagyang kita. Gusto. Ano? Sabi mo, malamang, umuuso ko nga. Umuuso ko nga. At saka kaya lang yung kusina. Nakakalaw ka naman. Dami masabi. Hindi ka na pumasok. Hindi yung nakita ni Luto. May masabi lang. Nakakalaw ka. So, ito na po. This ends our pansit adventure for the day. So again, binisita po natin ang aking mga paboritong ino-orderan ng pansit dito sa Binyan and Santa Rosa area. And we really enjoyed. This is it, pansit. Naku, talagang baka ang haba-haba na ng buhay natin. Yeah, sa so dami much ng pansit na kinain natin pero today. Pero mapaagad yun. Ah, sige, uubusin yung yes dalawa yan. Ubusin natin. Ubusin yung dalawa, tapos sure tignan natin kung makikita pa nila kayo sa next vlog. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng nag-welcome sa amin, sa lahat ng mga pansitan, na winelcome kami. Ang dami-dami po namin kinain. Pinakita po sa amin ang kanilang mga kusina. At shinare po sa atin ang sikreto ng success ng kanilang mga pansitan or food businesses. So, see you all again sa ating susunod na food trip, food adventure. See you! Uulitin po! Ayan na! Mag-jeep tayo pa uwi! Kasi, sumama si Rosette. Nagpahatid siya sa bahay. Ay na-traffic papunta dito yung... Na-traffic papunta, so mag-jeep na lang tayo pa-uwi. Mag-jeep tayo? Oo. Oh, bakit? Anong jeep ba sasakyan natin? Hindi ko alam. Binyan. Ito ba? Binyan ba to? Ito ata... Uy, bakit walang Binyan? Ito, Binyan ba to? Ito pa din. Mayan Binyan! Ayan! Kaso mukhang puno yung jeep. Ayan. Oo, oh, nakala. Atres eh. Pagbigay mo na yung 200, libre mo na yung 200. Ay, mo! O, diba? Habayad na ba sila? Bigay mo na 100, bigay mo na yung 100. Taga-Binyan po kayo. Saan po ang punta nyo? Bayan ng Binyan. At taga dun ho kayo. Ah, nagtatrabaho ho kayo doon? Nagtitinda ho kayo? Ah, okay! Kay Aling Nene! Oh, yeah! Ah! Girl, it's haunting me! Yung kila Almasora ho! Ah, oh, ho! Kaklase ho nito yung apo si Kay. Napunta ho ba si Kay? Nasaan na tayo? Ay, papagas pa si Kuya! Si ate, tanong rin ko kung tagasan si ate. Tagasan ho kayo. Ah, ibat ho kayo pupuntang Binyan? San Antonio? Ah, bibili daw sa loob ng Binyan. Ay, hello po! Saan po ang punta nyo? Ano mo? Nanggaganon eh. Gumaganon! Nakaka-ano eh. Eh, mababa lang eh. O, abutin mo yung bayad niya. Tulungan mo siya magbilang do. Kunin mo yung wallet. Ayan, para po!
Dito lang po kami. Ay, bye! Ingat po kayo. Ingat po. Ayan, so dyan natatapos ang ating pansit vlog. O, oh, diba? 10 minutes lang sa jeep. Tsaka magkano bayad sa jeep? 13 pesos. Aba, mag-jeep na lang ako. Kasi pagka magpapadrive ka, diba? Magbabayad ka pa ng parking. Papakain ka pa. Ayan. Bye!